Hello everyone! Welcome to Bake It Yourself! At para po sa video na ito ay gagawa naman tayo ng pabalat ng hopya. So, pabalat ng hopya lang muna yung gagawin natin, hindi muna yung mismong hopya dahil mula sa pabalat ng hopya na ito ay marami na tayong pwedeng magawang klase ng hopya. So, tara, simulan natin. Okay, so on a bowl ay maglalagay po tayo ng 500 grams ng tubig. At maglalagay tayo ng 100 grams of sugar at 10 grams ng salt. 10 grams or 1 teaspoon, pwede na yan. Tunawin lang natin to, no? At maglalagay tayo ng 246 grams ng oil. Mga 310 ml siguro yun. Okay, so tutunawin lang natin muna dyan yung, ano, no? Yung asukal at saka yung asin. Pag tunaw na yung asukal at ang asin, ay ilalagay na natin yung ating 1 kilo ng bread flour. Bread flour or all-purpose flour, pwede po yan. Okay, so sa paghahalo po nito, no, ang kunin lang natin, ang kailangan lang natin dito magawa, ay mabasa natin yung harina. Hindi natin kailangan pinuhin ng paghahalo yung dough, itong masa na ito. Kailangan lang natin madistribute yung liquid dun sa dry flour. Okay, so pwede na to. Papansin nyo, oily siya. Papansin nyo dito, oily siya. Nakakatulong ito para dun sa lutong nung do, nung hopya. You know? Yan, ganyan lang yung pagkakahalo. Hindi siya kailangan na halong-halo. Nagawin lang po natin dito ay i-rest natin ito. Yan, at don't forget to cover ng plastic. So, iaalaw natin dyan na kusang ma-develop sa sarili niya yung minasa natin. Ito, itong first stage, meron kasing second part ng paghahalo nito eh. Yun naman yung tinatawag na inner dough. Ito po yung outer dough. I-rest natin ito ng mga 30 minutes to 1 hour. Pero kung gusto niyo na mas madali, pwede niyong ilagay sa oven at iset niyo yung kanyang temperature ng mga 40 degrees centigrade. At siguro mga 20 to 30 minutes pwede na ito. Para naman po sa ating inner dough, ay gagamit tayo ng 333 grams ng flour. Pwede ko yung gumamit ng kahit anong klaseng flour. Pwede yung cake flour, basta wheat flour. Pwede yung cake flour, all-purpose flour, bread flour, or kahit yung soft wheat flour. Third class yung tawag nun sa atin sa Pilipinas eh. Okay, so, at maglalagay tayo ng pork pat. Kung may meron kayong mabibilhan ng taba ng baboy, taba ito ng baboy. Pero pwede rin kayong gumamit ng shortening or butter ang gamitin niyo. At sa paghahalo nito, kailangan lang natin mabuo itong mixture at huwag nang lalampas doon. Dahil pagka nasusobrahan po ito sa paghahalo, ay nagiging malapsak at hindi yun maganda para sa ating inner dough. Ang main purpose talaga nitong inner dough ay para maging flaky yung pabalat ng hopya. Kung napapansin nyo yun sa ibang hopya na natitikman nyo, dahil yun dito sa inner dough. Okay? Okay, so meron na tayong inner dough. Ngayon naman ay i-combine natin ito sa outer dough. Pero hindi natin paghahaluin. Ipapalaman ko lang itong inner dough, pero hahatiin ko ito sa dalawa. At ganun din ang outer dough. So, ipapalaman natin yung bawat inner dough. Ipapalaman natin dito. Ayan. Ayan. So, madali lang yung pagbabalot ng ano, no? Basta mahalaga lang nasa loob siya. At konting press. Ayan. So, kung may imagine niyo ngayon, ang nangyari, may inner dough sa loob, yung ibabaw, outer dough, at yung ilalim. So, meron na kagad tayong first layer. Meron na kagad tayong separation ng outer dough. Okay, so, ganun lang yung gawin natin dito sa kabila. So, pagka-platin ng bahagya, i-plat pa natin siya. Yan. Into square. At ngayon natin gagawin, simulan, lagyan siya ng layer by folding it. Yan. Yan. So, na-fold na rin yung inner dough sa loob. Diba? Fold natin yan. At isa pang fold dito. Yan. So, hinay-hinay lang no, sa pagpe-press. Hindi siya pwedeng mabigla dahil medyo nabatak na yung ating outer dough. So, sa pagpe-press niyan, kailangan ingatan nyo na hindi siya mapupunit. So, ganun din dito sa kabila. Ayan. Simple lang, di ba? Madali lang naman siyang sundan. Okay, so nailagay na natin yung inner dough sa loob at nabigyan na rin natin siya ng layer. Ngayon naman ay i-rest natin ito ng 30 minutes to 1 hour. Pero
Kung gusto nyo mas mabilis, pwede nyo namang iset yung inyong oven into 40 degrees centigrade, 40 degrees or kahit 35 degrees centigrade lang. Basta, don't forget to cover. Okay, after i-rest nitong ating pabalat ng kopya, no? Ito na siya ngayon. At kung mapapansin nyo, dahil sa pagkakarest nitong ating dough, na-develop na rin yung gluten o mas naging elastic na ito. At kailangan natin to dahil ini-stretch natin ang pabalat para ipambalot sa palaman. Okay, so ngayon naman po ay ipaplate natin ito into sheet dahil iro-rollyo natin ito. So, bago po tayo mag-rollyo, maglagay muna tayo ng konting mantika sa inyong table dahil paninipisin natin to eh, itong ating dough. Paninipisin natin yung ating dough, kaya kailangan hindi siya manikit dun sa table. Ngayon naman ay ipaplate natin ito into sheet, pero ipipress ko muna siya ng kamay. Saka ko gagamitan ng rolling pin. At sa paggamit naman po ng rolling pin, sisimulan nyo sa gitna ang pag-roll papuntang kanan at sa gitna ulit papuntang kaliwa or vice versa. Ganon din sa pataas at sa pababa. At hinay-hinay rin na hindi mabutas ang dough dahil malambot po itong pabalat ng hopya. At para naman sa portion na ito, ay palalaparin natin siya ng mga 70 cm by 35 cm. So again, no, ingatan nyo po na lumabas yung inner dough na inilagay natin sa loob. At ganito kanipis ang ating makukuha. Ngayon naman ay hahatiin ko ito ng pahaba at paninipisin ko yung bandang ilalim nitong iro-rollyo natin. Ito ay para kumapit ng husto yung pinakadulo ng ating dough sa pagkakarolyo. Ngayon, kung mapapansin nyo, yung pinold natin, iro-rollyo natin. So madadagdagan siya ulit ng layer. So maraming layers na siya. Kaya kung bibilangin nyo pa yung flakes, kung gano'ng karaming layer yung nasa hopya, talagang marami. Dahil nga, pinold mo na para magkaroon ng halos 6 na layer na yon. At iro-roll nyo pa ulit natin. So, yung pagkakaroll yun na yun eh. Para rin natin siyang tinupi ng tinupi eh. Yan. Ah, sige, i-rest muna natin ito. At itong kasunod ulit. Plate natin yung, panipisin natin yung bandang ilalim. Ayan. So sana po nasusundan nyo yung ating instruction, no? Ayan. Ayan. Once na nakapag-roll ako na sa bandang unahan, pwede mo na siyang iyan, no? Parang pre-rolling. Ayan. Hindi na natin kailangan. Hindi naman kasi natin siya kailangan siksikin, eh. Saktong maiikot lang, pero dapat hindi siya loose. Sakto lang, syempre, yan. Okay? So, papantayin lang natin yung pagkakaikot nito, no? Pag makapal, paikutin natin ng ganyan. Iro-roll natin pag ganyan, pag makapal. Ayan. At ito rin. Ayan, so, ang ginagawa ko ito, iikot ko lang siya ng pag ganyan. Yan. At ibinabalik ko siya dito sa ating pan. Sa ating tray na pinagresan kanina. Yan. Ayan. So, ganun din yung ating gagawin dun sa isa pa. Irerest lang muna natin ito ng 30 minutes at saka natin pagpuputul-putulin para sa size ng bawat isang pabalat ng opya. Kung mapapansin nyo yung pagpuputul ko, pag pinutul ko siya ng paganito, ayan. So, ang role niya ay paganyan, di ba? Pag ganito ko siya pinaikot. So, ipapatong yan sa tray ng paganyan. Meron niyang dahilan. So, mamaya ko na itutuloy. Tuloy ko na muna itong ating pagputol. So, para sa 32 to 34 grams ng palaman, nagpuputol ako ng 24 to 26 grams naman ng pabalat. So, yun yung aking ratio na ginagawa. And that's it! Sana po ay napakinabangan nyo ang video na ito kung paano ang paggawa ng pabalat ng hopya. At sa recipe nga na ito ay marami na kayong klase ng hopya na maaaring magawa. At pakiabangan rin po yung video natin para sa paggawa naman ng hopyang baboy gamit pa rin ang pabalat ng hopya na ito. Okay, so hanggang sa muli, thank you for watching and please don't forget to like, share, and subscribe. At pakiclick na rin po yung bell button para updated kayo sa mga latest baking tutorials ng Bake It Yourself!